Hey guys! Welcome back to heaven! First off, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi nakapag-reach na tayo ng 200k subscribers. Woo! Thank you so much! Also, sa Instagram and TikTok, nakapag 2.5 million followers na tayo. Kaya, go! Thank you so much! At dahil dyan, ang gagawin natin is we're going to react on my old videos para mapakita ko rin sa inyo, ma-share ko sa inyo yung journey ko dito sa showbiz world. So, pupunta na tayo sa first video. Ako po, si Jenny. Ang pala mukha ko noon. Kaya ako nag-dar na liit kasi gusto kong makita yung sarili ko sa TV. And thank you, Mom. Thank you. I love you. Kasi sinuport niya naman din ako. Tapos so, nagpalit kami ng Darna, naalala ko, sobrang bilis yun sa backstage. As in talagang, nandun sila mom, sila lola. Tapos talaga, kumahat, ready. Kasi parang 5 seconds, 10 seconds lang yung ano nun eh. Di ako bakla. Di ako shokla. Shokla. Walang magagaya, ang magagaya, you're nothing but a cigarette. Copycat! Ito, naalala ko, as in sobrang, sobrang saya ko talaga. As in, pag uwi ko, sobrang saya. Guys, wait. Ito yung first commercial ko. Siyempre, si Mom sobrang competitive talaga yan. Naririnig niya na hindi nagpa-pass yung iba. Tapos nung nalaman niya na ang ginagawa pa lang audition is parang gugulatin yung mga bata. Tapos pag nag-react yung bata, okay, wag na. Kasi nga, for autism. Dinala niya ako sa CR, tapos binaupo niya ako. Tapos sabi niya, okay, gugulatin kita, pero huwag kang pipikit, huwag kang pipikit. So, parang mga dalawang beses, tatlong beses, dun ko na nasimula na ako hindi pipikit, tapos ginugulat niya ako, tapos binabatuhan niya ako ng bola. So, yung mag-start na ako, so papasok na ako. And tama nga si Mom, talagang binabatuhan talaga ng bola. So, yun, tapos nakuha ko. And, thank you, Mom. Nuna natin. If you see signs of autism in your child. Nalala ko pag like nagmo-mall kami. Ay, yun yung batang inuuntog yung ulo. Ay, sabi parang ako, ah, thank you po. Tuwa ako. Sobrang grateful ko kasi ito yung first commercial ko and ang ganda ng advocacy. If ever na nakita mo yung anak mo na showing signs, yan, mag-seek help ka. And so nice. Ano kaya itong hinanda sa akin ng team ko? Ah! Oh! Sir Teenball! Gabi ito ay... Ito guys, yung first event namin eh. Tapos, kasi itong mga damit namin, syempre hindi naman nila alam yung measurement namin. So, papapuntahin kami sa storage room, tapos naka-blindfold kami sa sote namin. Tapos kasi bawal makita talaga eh, bawal kami makita ng ibang tao eh. Nakita lang namin yung gown na yan nung that night. Ay, ito nga pala yung si Marco na luha. Alam nyo guys, as in nung time na yun, hindi ko alam. Tapos nung napanood namin sa labas, nag-aasaran na lang kami ni Marco, tapos tawang-tawa lang siya, sabi niya, hindi, ganyan. Gusto ko lang magpasalamat sa PBB for giving me the opportunity. Kasi ang dami ko po talaga natutunan. So, thank you. Ah! No, yata. O, PBB ulit! Grabe, ito everyday. Ito yung kanta namin every morning. Alarm clock namin yan. Ang Lola ito, gusto ko lang malaman mo na nandito na naman sa Lita Hospital na mag-follow up, check up kasi kay mama mo. Before ako pumasok ng confession nito, a night before, napanaginipan ko na may something wrong kay mom. Basta parang, hindi ko alam, basta hindi napapakali yung pakiramdam ko noon. So, nung morning after, sabi ko, kuya, pwede po bang pa-check lang si mom? Ganyan. Tapos sabi ni kuya, alam mong bawal yan, ganyan. So, parang sabi niya, don't worry, okay naman yung mom mo. Pero, pag pinatawag kita ulit sa confession room, baka may nangyari or something. And, biglang pinapasok nga ako. So, parang sabi ko, shucks, bad news to. Just hope and pray tayo kay God para iyak pa rin ako. I love you, Ben. Keep on praying. And then, dun ko na parang na-realize din na mas okay na sa akin na hindi mag-stay sa loob ng bahay na tenant. Kasi, pinasok ko for mom. So, why not lumabas ako for mom? So, pagbalik ko, tinanong ako ni kuya. Sabi niya, anong gusto mo maging decision? Gusto ko nga po mag-voluntary exit na kuya. Yung pera, mabilis na lang po yan. I mean, magagawa naman po yan ang paraan. Pero yung mom, hindi yan mababalik ng kahit
anong gawin mo, mahal na mahal ko yun eh. So parang hindi ko yung pagpapalit sa pera. Totoo pala talaga yun, no? Na yung tao na pinakamamahal mo siya yung strength mo and yung weakness mo. And I think yun si mom talaga. Let's go to the next video. Oh, Daisy! Daisy Miraflores. Kwento ko lang guys na first parang teleserye. Kasi every Saturday is yung Wansa eh. Tapos si Tita Rufa, yung mga kasama ko sila, Janela, sila Elmo. As in, alam niyo, sobrang humble lang talaga nila. Siyempre, nagsisimula pa lang din ako umarte noon. Tapos, yung pag-iyak, as in, nandun sila, direct Jerome, tutulungan nila ako umiyak. Dina! Ano bang problema niyo? Tapos naalala ko dati, pag minsan pag magkasin kami nila Tita Rufa, as in, ganito si Tita Rufa eh. Magja-joke siya, as in, papatawanin kanya sobra-sobra. Eh, minsan, like, heavy yung scene namin. Baguhan pa ako, so tawa ko ng tawa. Tapos biglang, okay, 3, 2, 1, action! Tapos parang, as in, like, galit agad, ganyan. Thankful ako dito sa Wansa na to, kasi after na to, nagkaroon ako ng PMPC eh. Oh, ito yung next video. Sakto! Recognize po sa akin. First time ko magkaroon ng award. First time ko. Okay, Sir Eric John Salud. Yung time na na-nominate lang ako, nung nalaman ko na-nominated ako dahil kay Daisy Miraflores, which is yung one, so para ako, ha! Okay na yun! Okay na ako doon! Sabi ko, kahit di ako manalo, okay na ako. Kasi for me, malaking achievement na yun. Narinig ko yung pangalan ko nito, parang pagtingin ko kay mom, sabi ko, totoo ba to? Ganyan, tapos sabi, oo anak ko, akit, akit! Tapos hindi ko mga ganun siya. The third star is for Best New Female TV Personality. And this goes to Heaven Peralejo. Hindi ko to marireceive tong award na to kung hindi dahil sa buong team, sa buong set. Kasi syempre tulungan yan eh. Next video! Bakit natatakot ba kayo na iwanan ko kayo? Galit na galit si girl! Napagpapagpapag kayo, wala mag-aalaga sa inyo? Naalala ko nung time na to, a night before ko lang nalaman kasi na parang may ipaglaban mo ako. Tapos binigay na nila, pinadala nila yung script. Tapos nalaman ko, nakasama ko si Miss Janice. Parang kasabayan mo si Miss Janice de Belen, parang kailangan maging ready. Kaso minemorize ko talaga yung buong script. Sabi ko, kailangan pagdating ko ng set, di na ako mauutal, ganyan. Dahil ayoko makulong sa malungkot yung buhay! Grabe, etong sampal na to. So, niready ako ng director. Sabi niya, okay, sasampalin ka nga pala dito ni Miss Janice. Sabi ko, ha? Siyempre parang, never ako nasaktan basically nung mom ko. Never ako pinalo. Tapos sabi niya, alam mo, be grateful na masasampal ka ng isang Janice de Belen. Kasi Janice de Belen yan, kamagayin siya. Sabi nila, malakas pa naman yan sumampal. Sabi nila, iiyak ko talaga yun. Parang, so, ang nangyari, nung pagsampal sa akin, diretso iyak, sabi ko, buti na lang, Lord, kasi kung hindi ko nagawa yung scene na maayos, sasampalin ulit ako. Tita Janice, gusto ko lang po sabihin na sobrang honored po ako na masampal ninyo. Thank you. And napatunayan ko na na masakit po pala talaga and malakas pala talaga yung sampal ninyo. let's go next. Oh, Mr. Cute Pedo. Itong once upon a time na to, never ko rin makakalimutan kasi lagi ako naka-yellow. Galing din kasi umarte talaga ni Makoy. So tuwang-tawa kami dito lagi. Kasi sabi, ano ba yan? Di ako pwede kumain. Kasi lagi siyang parang naka-brief lang. Tapos parang may wings lang siya. Dami ko natutunan about love dito. Grabe po. Maasa ka na. Balang araw, mamahalin ka rin ng taong mahal mo. Balang araw, mamahalin ka rin ng taong mahal mo. Oof. Yung love lesson talaga nito is, pag nagmahal ka, dapat isipin mo ikabubuti ng other half mo eh. And same naman din, yun din yung belief ko. Ay nako! Tama na yung love na yan! Mag-focus muna tayo dito. Naalala ko no time na to, a night before sinabi, no? Available ka ba ng gantong dates? Kasi gusto sana namin na ikaw yung maging Young Juday. Tapos nung nalaman kong Young Juday pa, ha! Sabi ko, syempre po, opo, opo, go lang po! Siya kasi talaga guys, yung idol ko eh. Pagdating sa actingan, kinikwento nila yung sa set na pag si Miss Judy Ann, pag gusto niya umiyak, sabi niya, tatanungin niya before siya umiyak. O, saan niyo gusto? Dito? Dito. Left or right na eye? So minsan inasa nila ako, oh, Heaven, iyak ka sa kanan na mata.
Tapos dun ako nasanay na, okay, kaya palang i-control. Sabi ko, yun din yung beauty ng craft namin. Alala ko guys, yung preparation ko nito, pinapanood ko talaga lahat, paano umiyak si Miss Judian, paano siya magsalita. The more na na-challenge mo yung craft mo, the more na nagiging makusay ka. Puro challenge lang talaga to. Kasi ang daming iyak. First time ko na parang sunod-sunod na iyak na, ang saya-saya ko naman sa buhay. Tapos puro pinapaiyak ako. Pero dito ko rin na-realize na gusto ko ng drama. Lord, yung esperanza. Kaya pag tinatanong ako sa interview, ano gusto mong teleserye pag nag-remake, ganyan. Sabi ko, esperanza po, please, esperanza po. Ganyan. Kasi pag Judian talaga, a dream come true. Walang ibang kumapas yes. Sa isip ko, kundi ikaw aking sina. Naalala ko yung papunta namin doon. Eh, syempre, di ba pag sa Bataan, long drive yan? Paakit kami ng bundok. Tapos, yung van namin, as in, biglang nag-stock siya. Tapos, biglang bumababa siya. Tapos, mga kami, halin nangyayari? Takot-takot talaga kami noon. The more na parang pinaghihirapan mo yung isang bagay, the more na mas na-appreciate mo. And nung time na to talagang ang dami naming hirap sa music video na to. Yung setup, yung location. Eto, pag napapanood ko tuloy, pag napapakinggan ko, talagang appreciate. Wala ka man dito kasi gusto kitang samahan. Gusto kitang protektahan. Masaya ako pag kasama ka. Pero hindi ako masaya na naging nakahirapan. Pero, dahil sa akin. Pero mahal kita eh. Pero mahal kita eh! Ah, sarap marunig yung mga ganyan talaga. Oo nga naman. Sabi ko, pag MMK, puro iyak yun. Tapos sabi ko, kinakabahan ako kasi ano yun, another milestone yun eh. About love ulit. Sabi ko, grabe. Bakit puro about love, Lord? Anong gusto mong ipahiwating? Pero yun, ang ganda nito. Hindi kami nakita ni Ma'am Charo doon. Sana nga magkita kami. Pero yung voiceover, Dear Ma'am Charo. Tapos parang habang ginagawa ko yun, sabi ko, hala, ito pala yung feeling. Right after nag-commercial yung MMK, biglang nag-text si Ate Portia, yung handler ko. Sabi niya, available ka ba on these dates for pamilya ko? Ganyan. Tapos parang sabi ko, ha, pamilya ko. Tapos yun, si Makopa. Tingnan natin yung next kong video. Ay, di yan si Makopa! Umiyak, sis! I'm so devastated. I'm so devastated. Wala nang yabon. Alam mo yun, I'm dying inside. Hindi mo nakikita. Ang art eh! I'm dying inside. Sa sobrang happy ko, magpapa-party ako! Galing din talaga ni Ate Maris. Listen, arte! Bitch! Ang oily na mukha mo! Ito, sobrang icon. Ang oily nga talaga na mukha mo! Yun, thank you! Hey guys, so eto na. Tapos na tayong panoorin ang highlights ng showbiz career ko and super happy ako. At the same time, ang humbling nung experience. Yun, ang dami kong realizations na like, bata pa pala ako, gusto ko na maging part ng industriya na to. Ang dami ko pang pagdadaanan in the future. Ang dami pang mag-unfold na experiences. Yes, and wala pa to compared sa veteran actors. Kaya excited ako kung ano mangyayari sa journey na to. So thank you so much kasi nandyan kayo sa Heavenly Angels ko, sa friends ko, sa family ko, kasi nandyan kayo to guide me always. So yun lang naman, thank you so much guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. If meron pa kayong comments, suggestions, kung anong next kong gagawin videos, please let me know. Yan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. And don't forget to subscribe and like. I love you guys. Thank you.